Hello, Tea Buddies. This is Vince of Sauté and Sweet Corner, and welcome back again to our channel. Today, eh, gagawa tayo ng isa sa mga famous na street food ng mga Pinoy. Ito ay ang fishball. Kasi naka-video call ko tol yung pamangkin ko kahapon si Joyce, nang dahil sa yon nag-crave ako sa fishball. So, gagawa ako ng sarili kong version ng fishball. So, before we start, I would like to thank my friend Janet Lorica for this group shirt, Friends for Life shirt. Ito yung name ko. Yan. Christmas gift niya sa akin to. So, guys, samahan niyo na ako and let's make tuhog-tuhog na the fishball. See you. So, Taste Buddies, sa paggawa ng fishball, naisip ko na, gumamit ng food processor sa paggawa nito. So, meron ako ditong fish. Ano ba klaseng fish to? Alaska salmon... ano ba yan? Filet. Filet. Yan. Then, meron ako ditong garlic, egg, spring onion, sugar, salt, pepper, chicken powder, fish sauce, baking powder, cornstarch, water, at saka flour. So, yan. So, gigilingin muna natin first itong ating fish. So, yan. Lagay lang natin dyan. So, Joyce, dahil sa'yo, gagawa ako ng sarili kong fish ball. Then lagay, isabay na natin yung bawang guys sa paggiling nitong fish. So guys, pwede na natin ilagay ang ating egg at saka yung ibang spices niya. Sugar, salt, ground black pepper, chicken powder, fish sauce, at ang ating spring onion. So, mix it again. So, scrape lang natin yung sides guys para yung mga buo-buo mamix pa siya. So, yeah, pwede kayong gumamit ng ibang fish kasi ang available kong fish ngayon sa fridge itong Alaska salmon fillet. So, mix it again. So guys, pwede na natin i-add yung ating water. Dito ang ating flour. Cornstarch. At ang ating baking powder. So Taste Buddies, okay ng ating mixture. So ito transfer ko lang siya sa bowl. Di ba guys, social yung fishbowl natin. Salmon. Sana all. So Taste Buddies, ang susunod na step natin is iluluto natin siya sa hot water. Bago natin siya i-fry. So, let's go. So Taste Buddies, dito sa cooking pot, naglagay lang ako ng water. Pinakuluan ko siya. Kailangan boiling ang water natin bago natin ilagay ang ating fish mixture. Yung exact measurement ng ating recipe, makikita nyo lahat guys sa ating description box. So ganito lang yan. Maglalagay lang ako sa kamay ko. Then, ipipress ko lang siya.
para mag-form ng ball. Ganyan. Tapos yun lang yung kukunin natin. Tapos lagay natin dito sa ating boiling water. Bali guys, malalaman nyo kung okay na yung ating fish ball pag lumutang na siya. So parang palitaw lang yan. Kusa siyang lulutang pag okay na siya. Parang makakatulog na ako rito sa dami. Ang dami mo rin binanggit na fish ball. Okay lang. Recipe ko fish ball eh. Alam mo, bumanggit ako ng iba. So guys, kung mapapansin nyo, naglulutangan na yung ibang fish ball. Tatanggalin na natin yung mga lumutang. Then, kailangan natin siyang i-rest. Palamigin muna natin siya completely bago natin siya i-fry. Kasi pag mainit pa to, tapos fin-dry nyo diretso, sira ang fishbowl. So, hindi lang uniform yung mga sizes niya, pero okay lang, homemade naman. Habang pinapalamig natin siya, gagawa muna tayo ng sauce. So, let's go. So, guys, gagawa na tayo ng sauce ng ating fishbowl. So, sisimplihan lang natin yung sauce natin. So, meron ako ditong chicken stock. Yan, pero gumamit ako ng hot water na doon sa ating chicken stock. Then, lalagay ko ng ating garlic. And meron ako ditong sweet soy sauce kasi naubusan ako ng soy sauce. So, gagamit ako ng sweet soy sauce. Pero hindi na ako maglalagay ng sugar. Pero kung magagamit kayo ng soy sauce, maglalagay kayo ng brown sugar. So, since matamis na to, no need na to put sugar. So, parang, ano ito eh, mag-color lang siya. Okay. Then, lagyan ko na siya ng ground black pepper. Pwede na rin kayong mag-add ng chilies kung gusto nyo. Then lang mag-add pa ako ng salt. Then pwede nyo nang tikman kung tama lang yung alat niya para mag-adjust na lang tayo kung medyo matabang bago natin lutuin. So, I think tama na yun. So, start na natin siya lutuin. Then, later, lalagyan natin siya ng cornstarch para lumapot. So, first, kailangan muna natin pakuluin ang ating sauce. So, ganyan lang, guys. So, guys, kumukulo ng ating sauce. So, lalagay ko ng ating cornstarch. So, nag-dilute lang ako ng cornstarch sa water. Then, yun ang pang-thicken natin ang sauce natin. Pero, i-turn off ko muna yung ating heat kasi baka magbuo yung ating sauce. So, continue stirring lang habang binubuhos natin yung ating cornstarch. So, lutuin pa natin siya guys ng mga 5 to 8 minutes para maluto lang natin yung cornstarch na nilagay natin. Then, tapos na siya. So, taste buddies, this time, ipa-fry na natin ang ating fish balls. Excited na ako. So guys, ready na ang ating fish balls. Pero hindi ko siya inubos, minatira ako dahil para next time meron akong stock. Para anytime na mag-crave ako sa fishball, meron na ako dyan naka-ready. So it's time to make tuhog-tuhog na the fishballs. This is the exciting part eh. Kasi na-miss ko magtuhog-tuhog ng fishball sa Pinas.
Wow, sana all may fishbowl. Wow, ang cute. Para ako nasa Pinas. So that's it, taste buddies. Itong ating homemade na fish ball. Sana magustuhan nyo. Lalo na sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, na nagki-crave sa fish ball. This time guys, pwede nyo nang magawa kahit nasa bahay kayo. Itong homemade na fish balls. So sana magustuhan nyo po. Mag-comment po kayo, like, and paki-share na rin po sa inyong family and friends. Again, thank you guys for watching. Until my next videos. Bye! Titigman ko lang. Miss! Ang inyet! Pero ang sarap, promise. Mainit lang talaga. Pero, ang sarap. Kasi iba talaga pag homemade. So, see you guys in my next videos. Bye!